Marami sa mga naiulat na nasuwi dahil sa Bagyong Christine na puruhan sa mga landslide sa Batangas. May geohazard map and ang Mines and Geosciences Bureau para makita kung anong mga lugar ang landslide prone at pwede raw yung ma-check online. Saksi si Rafi Tima. Kahit ipinagbabawal pa ilang residenteng nasa lanta ng Bagyong Christine ang bumalik sa kanilang lugar sa Agoncillo, Batangas. Iniisip nila kung saan na sila uuwi oras na paalisin sila sa evacuation centers. Sobrang hirap po talaga. Kasi wala po kaming maano na na babalikan ng bahay. Kasi hindi naman po pwedeng tirahan to kasi buo po yung loob niya pero yung ilalim po walang laman. Bukod sa mga bahay, apektado na rin ang kabuhayan ng maraming residente. May mga nawasak na floating fish cage, habang na-fish kill ang mga isda. Inanod naman ang ilang lambat. Nasira ho ang aming floating, na naglag ho yung lambat. Pati ho lambat, lumaglag sa lupa, hindi na ho nakita. Ubus na ubus ho. Nawasak ang bahagi ng Talisay Laurel Agoncillo Road na nagdurugtong sa bayan ng Agoncillo at bayan ng Laurel dahil sa lakas ng agos ng tubig na may dalang putik at putol ng mga puno mula sa bundok. Sa pinakahuling report ng Batangas PDRRMO, 21 kalsada pa rin ang impassable o hindi madaanan ng mga sasakyan. Marami sa mga nasawi dahil sa Bagyong Christine ay dahil sa mga landslide. Sa isinagawang briefing ng Office of Civil Defense tungkol sa epekto ng nagdaang bagyo, binigyang diin ang kahalagahan ng geohazard map ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Kompleto ho yan. Kailangan gamitin talaga ng todo, lalo na yung mga kasama natin sa local government units. Ito yung geohazard map ng Mines and Geosciences Bureau. Kahit sino may access sa mapang ito, basta't may internet connection ka, makikita mo na kung ang iyong lugar ay isang landslide prone area o isang bahaying lugar. Ang problema ayon mismo sa OCD, tila kulang ang may alam na may ganito ng mapa. Ang Barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas kung saan 20 ang patay sa landslide, pulang-pula sa geohazard map. Ibig sabihin, mataas ang chance na magka-landslide kapag malakas ang ulan. Hindi na ngayon yung panahon na hindi alam yung mangyayari. Kulang lang sa kaalaman na meron ng ganyang impormasyon. Plano ng Office of Civil Defense na paigtingin ang ugnay ng mga lokal na pamahalaan at ng mga miyembro ng lokal na media sa kanilang lugar para paulit-ulit na sasabihin ang mga impormasyon ito tuwing may papalapit na bagyo o sama ng panahon. Aminado ang MGB, bagamat sa ngayon, maganda at extensive na ang kanilang geohazard map, kailangan pa ng mas maraming datos para mas lalo pang maging accurate ang landslide prediction. As of now po, about 50% po ang na-meet po natin for our updating ng 1 to 10,000 scale ng ating rain-induced landslide and flooding po. And we aim to finish it by 2028 po. Bukod sa hazard map, may ilang lugar na nilagyan na mismo ng warning sign na malapit ito sa landslide. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi.